Ating Chipola. Isa rin naman pong kakaibang kwento ang ibinahagi sa ating lahat ng ating kapatid na si Lorna. Ano nga ba ang kanyang ibinahagi sa ating lahat? Ito po at ating sabay-sabay pakinggan, mga kaulala. Dear DJ Olala, itago mo na lang ako sa pangalang Lorna. Sumulat ako sa iyo dahil nais ko i-share sa lahat ang kwento ng aking nakaraan na siyang nagbigay sa akin ng kaunting trauma sa aking buhay na hindi ko sukat akalain na maaari rin pala mangyari sa akin ito sa totoong buhay. Akala ko sa pelikula ko lang ito napapanood, DJ Olala. Pwede rin pala mangyari ito o kahit sa iyong sariling pamilya ang ganitong sitwasyon. Ganito kasi yun. Matagal na kami ng boyfriend kong si Eduardo. Pareho kami may trabaho. Kaya naman every month lang kami nagkikita through Messenger lang at video call kami nag-uusap na dalawa. Pero sa pang-special na okasyon ay hindi namin kinakaligtaan. Tulad na lamang ng aming monthsary or anniversary o birthday man yan, ay hindi namin kinakaligtaan dalawa. Bagamat pinibigyan namin ng oras ang bawat mga special sa aming buhay. Kaya naman nagkakasundo kaming dalawa pagdating sa mga ganong bagay. Pareho kaming tanggap ng aming mga kanya-kanyang pamilya. Kumbaga walang problema sa aming relasyon. Except lang sa side ko, DJ Olala, na mayroon pa siyang hindi na-meet na kapatid ko. Yun ay yung nasa abroad. Si Ed, halos mga kapatid naman niya ay botong-boto sa akin. Kaya wala rin akong problema sa kanila, lalo na sa kanilang mga magulang. Kaya naman, DJ Olala, nag-suggest ang aking mga magulang at gayon din ang kanyang mga magulang na bakit sa tagal-tagal na raw namin mag-shota, bakit hindi na raw namin isipin na mailagay sa pagiging mag-asawa. Total, wala namang problema raw sa bawat isa dahil gusto rin nila ako at gusto rin siya ng pamilya ko. Hanggang napagdesisyonan namin ni Edward, DJ Olala, napag-usapan namin na bakit nga pa hindi. Total, mahal naman namin ang isa't isa. Siguro naman walang balakid o problema sa aming relasyon. Total, maganda naman ang nagiging resulta ng aming relasyon. Hanggang sa napagplanuhan namin dalawa na magpakasal kami sa susunod na taon. Kinausap namin ang bawat isa ng aming pamilya at pinagsang-ayunan naman nila iyong lahat at nakita namin na sobrang tuwang-tuwa silang lahat, lalo pa't gustong-gusto na nilang magkaroon ng apo dahil ni isa sa mga kapatid ko at kapatid ni Edward ay hindi pa nagkaroon ng mga anak. Kaya naman sa tinagal-tagal ng pag-aantay namin ay mapapagbigyan din namin ng aming mga sarili ay natutupad yun dahil napag-usapan namin na dalawa na kahit anong mangyari hanggang
hanggang sa hindi pa kami kasal ay walang pang mangyayari sa aming dalawa. Dahil yun ang kagustuhan ko, DJ Olala. Hindi-hindi ko ibibigay ang sarili ko sa kanya hanggat hindi pa kami kasal. Although, na lagi niyang dinadaing sa akin na sana naman mapagbigyan niya ako. At alam naman, matagal na raw kami. Pero syempre, babae ako. Dahil yun lang ang nais kong iregalo sa kanya. Sa tuwing kami mailagay na sa sitwasyon o tamang sitwasyon. Dahil yun lang ang pugutan kong maipagmamalaki sa kanya ay ang buong-buo niya akong makukuha. Kahit anong pilit niya ay hindi niya maipipilit sa akin. Kahit nakikita ko sa kanya na malungkot ang kanyang mga mata, pero siguro naman ay maiintindihan niya ako kung bakit ganun ang aking desisyon. Pero nakita ko sa kanya nung kami nagplano tungkol sa pagpapakasal ay naliliwanagan na siya. Lumiliwanag ang kanyang mga mata na parabang excited na hindi ko mawari, DJ Olala. Kaya naman, abala kami sa pag-aasikaso ng aming kasal. Although na matagal pa dahil next year pa namin napapagplanuhan, pero excited ang lahat. Excited na iplano ang aming kasal. Halos lahat ng mga kailangan namin ay mayroon kami mga sponsor. At syempre, tuwang-tuwa ang lahat dahil maisa sa katuparan na ang pinaka-iintay ng lahat na kami ay magkaroon na ng katuparan na mag-asawa kami dalawa. Kaya naman lumipas ang ilang buwan at biglang dumating ang bunso kong kapatid na galing sa abroad. Napag-usapan kasi namin na sana ay naroroon siya sa aming kasal. Kaya naman, nagdesisyon ang kapatid ko na umuwi para makadalo siya at isa siya sa mga naging abay doon sa aming kasal. Hanggang sa nagkaroon ng okasyon sa aming bahay ay yaong namanhikan ang aking magiging asawa. Ay first time na nag-meet ang dalawa, si Fatima at ang aking boyfriend na si Eduardo. Napapansin ko ang dalawa na parang namangha sila sa isa't isa sa pagkikita nilang dalawa. Lalo pa't ang aking kapatid ay lapitin sa mga lalaki. Pero hindi ko yung binigyan ng pansin dahil alam ko na hindi kayang gawin ng boyfriend ko ang mga bagay na makapagsakit, makapagbigay at makapanakit sa aking damdamin. Siyempre naman, kapatid ko rin yun at hindi ko binigyan ng mali siya yung mga tinginan at ngitian na aking napapansin sa dalawa. Siguro normal lang yun dahil first time nilang nag-meet sa isa't isa. Napuno ng sayawan at hiyawan at saya ang okasyon na yun noong araw ng pamamanhikan nila Edward sa bahay. Mga pagkain, samutsari ang aming napagsaluhan. Mala fairy tale ang pakiramdam ko ng mga panahon na yun. Dahil lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kamag-anak ko at kamag-anak niya, both side namin, mga
kaibigan ay naruroon. Dinaig pa ang okasyon ng nalalapit naming kasal. Hindi ko sukat akalain na sobra silang excited para sa aming dalawa. Eh kasi naman, sobrang tagal na namin ni Eduardo. Halos 7 years kami bago namin napagplanuhan na magpakasal. Parang pakiramdam ko, sobrang perfect ang lahat sa aming dalawa. Hanggat isang buwan na lang ang natitira. Naging kabado at excited ang aking nararamdaman doon sa nalalapit naming kasal ni Eduardo, DJ Olala. Lahat ng mga gagamitin namin sa aming kasal ay halos kumpleto na. Kumbaga, yung idol na lang namin dalawa ang kulang. Napakasaya ng bawat araw na iniisip namin yung dalawa. Hi, DJ Olala. Napakasarap siguro ng pakiramdam. Kung yaong darating na yung araw ng aming kasal, ay maisa katuparan na. Lahat ng mga ninong at ninang namin, mga gagamitin sa kasal, ay kumpleto na lahat. Halos kumpleto na talaga. Hanggang sa aking pag-iisip na yun. Hanggang sa makatulog ako dahil excited ako magising. Dahil yun yung araw, kinaumagahan ng aming pictorial na gagamitin namin sa aming kasal. Sa pagising ko, hindi ko sukat akalain na may narinig akong isang babaeng umiiyak. Tumayo ako at nilapitan ko at hinanap ko kung saan ang umiiyak na yon. Hanggang sa napansin ko na lang doon sa malapit sa kwarto ko ay ang kwarto ng aking kapatid na babae. Naririnig ko siyang umiiyak, humahagulhol. Hindi ako umimik. Hindi ako umingay para hindi niya ako marinig. Pinakinggan ko yun, DJ Olala. Sobrang masakit pakinggan ang iyak ng aking kapatid. Nagulat na lang ako at sobra ako nagulat. Dahil ang kausap niya ay ang aking boyfriend. Pero hindi ko ulit pinansin yun. Dahil ang inaakala ko ay baka naman humingi lang siya ng advice sa aking boyfriend. Hanggang sinipantig ang aking mga tenga. At narinig ko mula sa aking kapatid na buntis siya ng isang buwan at nakakagimpal at sobrang sakit na marinig ko yun mula sa aking na si Edward ang ama ng kanyang dinadala. Halos kumuha ang mundo ko para ako matutunan kung malulusaw mula sa aking kinatatayuan para ako mawala ng malay. Hindi ako makapaniwala
na ganun ang aking maririnig. Hindi ko alam kung seryoso ba o haka-haka lang o guni-guni ko lang ang aking narinig. Pero ilang beses kong narinig ang pangalan ng boyfriend ko na binabanggit ng aking kapatid. Hindi gusto ko takalain na magagawa ng boyfriend ko yung sa akin. Hindi pa rin ako umibig. Bagkus pinakinggan ko at inalam ko kung totoo nga. Hanggang sa narinig ko ang boyfriend ko dahil naka-loudspeaker ang kanilang pag-uusap. Doon ko nalaman na totoo pala ang nangyari. Na totoo pala ang aking narinig. Na siya nga ang ama ng dinadala ng aking kapatid. Hindi ako makakilos. Hindi ako makalakad ng mga panahon na yun. Hindi ko alam kung nananaginip pa ako. Halos sinampal ko na o kinurot ko na ang pisngi ko. Pero nararamdaman ko ang sakit na dulot ng pagsampal ko sa mukha ko. Hindi ko alam kung bakit nagawa nila yun sa akin. Na sa kabila ng lahat, kabisi-bisihan namin sa pag-aasikaso ng aming kasal. Malapit. Sa susunod na buwan na ang aming kasal, pero bakit? Bakit ganun ang nangyari? Para akong pinapangungot. Kinurot ko ang sarili ko na baka sakaling tulog ako para magising ako, pero wala. Halos totoong-totoo lahat ang mga narinig ko. Hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang aking mga luha, DJ Olala. Dahan-dahan akong lumayo sa kapatid ko at tinungo ko ang kwarto ko. Tumayo ako sa harapan ng salamin at kinakusap ko ang sarili ko. Tiningnan ko at pinagmasdan ko ang sarili ko mula ulo hanggang paa. Kung ano nga pa ang pagkukulang ko sa boyfriend ko. Halos 7 taon kaming nagsama na naging boyfriend. May isa walang problemang nangyari sa buhay namin. Halos lahat masayang-masaya ang aming mga moments na aming pinagsaluhan. Pero yung isang bagay na dinadaing niya sa akin, yun lang ang hindi ko kayang maibigay sa kanya. Dahil alam niya kung ano ang aking dahilan kung bakit hindi ko maibigay sa kanya. Ayawang ipagkalob ko ang sarili ko sa kanya na hindi pa kami mag-aasawa. Dahil yun lang ang pangako ko sa sarili ko at yun lang ang may pagmamalaki ko sa kanya. Tinanong ko ang sarili ko kung binigay ko ba ang sarili ko sa kanya, mangyayari kaya ang bagay na yun? Saan ako nagkulang? Siguro yun ang pagkukulang ko sa kanya. Pero bakit sa kapatid ko ba? Nagawa nilang dalawa yun sa akin. Sobrang sakit. Pinilit ko ang sarili ko na kumalma at daan-dahan akong humiga sa aking kama
bumuhos ang aking mga luha. Hanggang sa naalala ko na yung araw na ito, ito yung biktorya ng aming kasal. Pero bumangon ako at tinungo ko ang sasakyan ko at umalis. Umalis ako dahil wala ni isang may alam kung saan ako nagtungo. Nagpakalayo-layo muna ako. Narating ko ang hindi ko dapat napuntahan. The first time kong mag-isa na pumunta sa dagat, doon ko binuhos ang luha at sakit na aking naramdaman. Nagpaliwaliwa ako doon. Pinakinggan ko ang mga alon sa talampasikan, ang mga huni ng mga ibon. Ay, pinakinggan ko yun. Napakasarap ng hangin na mula sa talampasikan na sumasamyo sa aking katawan na sobrang lamig. Ko nang napag-isipan na maglakad patungo sa gitna ng dagat. Pero may pumubulong sa akin na huwag kong gawin ang bagay na yun. Hindi yun ang tama. Hindi yun ang solusyon. Para mawala ng pag-asa. May bumubulong sa akin na hindi pa tapos ang lahat. Huwag mong sayangin ang buhay mo para lang sa ganung sitwasyon. Nagulat na lamang ako, DJ Olala. At tumatakip silim na pala. Kaya naman, bumalik na ako sa aking sasakyan. At nakita ko ang aking cellphone na ring ng ring. Halos 100 missed calls na at mga messages ang aking natatanggap. Pero hindi ko yun sinagot. Sino-sino na sa pamilya ko ang tumatawag sa akin. Pero hindi ko yun sinagot. Hanggang napag-desisyonan ko na umuwi na ng bahay. Habang papalapit na ako sa aming tahanan, ay bawang ang tahimik ng lahat. Wala akong naririnig na ingay na katulad dati. Sobrang tahimik, nakakapanibago. Hanggang sa pagbukas ko ng pinto, ay nagulat ang lahat sa pagdating ko. Nanibago ang lahat sa kilos ko at nagtaka ang lahat. Nilapitan ako ni Ed at akmang hahalikan niya ako sa noo, pero umiwas ako. Yayakapin patsanin niya ako, pero bigla ko siyang tinalikuran. Hakbang na ako patungo sa aking kwarto at bigla na lang siyang nagsalita kung ano nga ba ang aking problema at bakit hindi ko raw siya sinipot sa araw ng aming pictorial na yun. Ano daw ba ang problema ko? Kung saan-saan na daw nila ako hinanap at pinagtanong-tanong sa aking mga kaibigan. Hanggang sa nilingon ko siya at hinarap ko siya. Pero ang aking mga paningin ay naroon sa aking kapatid. Doon mismo sa kanyang tiyan, doon ko itinuon ang aking mga paningin, DJ Olala. At
sabay kong binigkas. Totoo ba? At nagulat ang lahat. Ano daw ba ang aking mga sinasabi? Yung tanong nila sa akin ay hindi ko sinagot. Pero yung aking katanungan ay sobra silang nagulat. Totoo ba? Nabuntis ka? Nagulat ang lahat at puno ng pagtataka. Sari-saring emosyon at reaksyon ang nakikita ko sa lahat. Hindi sila makasalita. Nagtinginan ang lahat. Hanggang sa sinabi ko kay Edward na siya pa ang ama. At itinungon ko yun kay Edward ang aking mga paningin. Yung mga matang singkit ni Edward ay lumaki yun sa kanyang narinig. Hindi nila sukat akalain na alam ko ang bagay na yun. Hindi sila makasagot. Hindi nila ako sinagot. Hanggang sa lumakas na ang aking boses at unti-unting pumapatak ang aking mga luha, pero nagpili ko pa rin kalmado at kilos habang nagsasalita ako. Lahat ay hindi umiibig. Halos pinakinggan nila ang lahat ng aking mga sinasabi. Hindi ko alam kung naaawa sila sa akin o ano. Dahil parang wala ang mga luha na pumapatak sa aking mga mata na kahit nararamdaman ko yung init mula sa aking mga mata ay galit at lungkot at puot ang aking nararamdaman ang nanginibabaw sa akin hanggang sa nagsalita ang aking kapatid. Pero huminto sila sa sinabi ko na para matapos na ang lahat ay tuloy pa rin ang kasalan na magaganap. Nakikita ko na puno-puno ng lungkot ang mga mata ng aking kapatid. Iyak na iyak at takot naman at pagsisisi ang nararamdaman ko mula sa kanilang lahat. Yun nga lang, hindi ako ang ikakasal kay Ed. Kundi sa kapatid ko. Hindi sumang-ayon ng lahat. Dahil sa sinabi ko, handa kong isakripisyo ang lahat. Handa kong isakripisyo ang sarili ko. Kakayanin ko dahil ayaw kong magpakasal na mayroon akong nasasaktan. Na mayroon akong masasaktan. Di bali na ako ang masaktan. Ay tatanggapin ko yan. Pero yung may involved na bata
Nabigla ang lahat sa desisyon ko yun. Wala nang paligoy-ligoy pa. At tinapos ko na ang lahat sa amin ni Edward. Na kahit alam kong masakit yun, pero handa akong magpaubaya para sa kanilang dalawa. Dahil hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko na may masasaktan akong bata. Dahil alam ko wala namang kasalanan ng batang yan. Hanggang sa napag-usapan ng lahat at sinang-ayunan nila ang aking desisyon. At nakiusap ako sa kanilang lahat na itutuloy niyo ang kasal. Pero wag na wag nila ako pakikialaman sa aking desisyon na ako'y magpapakalayo sa kanilang lahat at hanapin ko ang sarili ko kung saan pa ako nararapat. Alam kong masakit, ngunit kaya kong tanggapin sa sarili ko na siguro nga ay hindi kami para sa isa't isa ni Ed, na kahit gaano pa katagal ang aming iningatang relasyon ay hanggang doon lang siguro yun. Hindi namin inasahan. Mas pinili ko hanggang nagsalita si Ed na papakasalan niya ang kapatid ko. Hanggang sa papel lang daw yun, pero ang puso niya ay nasa akin pa rin. Ako pa rin daw ang kanyang mahal at humihingi siya ng kapatawaran sa akin na kailanman. Hindi na ako kayang palitan sa puso niya. Humihingi sila ng kapatawaran mula sa akin at ibinigay ko naman. Desisyon na ako'y magpakalayo ay binigyan nila ng respeto yun. Dumating na ang araw ng kasal na yun at ikinasal na silang dalawa. Kaya naman, ang buhay ko ngayon ay napagpasyahan kong magsilbi sa ating mahal na Panginoon. Napagdesisyonan ko na mag-isa akong madre at masaya ako dahil doon ako naging panatag
at ipinagkaloob ko ang sarili ko, ang buong buhay ko sa ating buong may kapal. Naging masaya ang buhay ko. At doon ko nahanap ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagmamahal. Noong naging isa akong madre, naging ganap akong madre at nagsilbi sa ating buong may kapal. Halos lahat ay nagtaka sa aking desisyon. Kaya naman nagpasalamat ako. At hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. Dahil ito ang buhay ko ngayon. Ang magsilbi sa ating buong may kapal. Na kahit kailan, ang buhay ko ay para lang sa Kanya. Naging masaya ako sa lahat ng nangyayari sa buhay naming lahat. Kaya naman maraming salamat dahil sa inyong pakikinig ng kwento ko. Kaya hanggang dito na lang ang sulat ko. Nagmamahal, Lorna. Oh mga kaulala, yun at natapos na natin pakinggan ang kwento na ibinahagi sa ating lahat ni Lorna. Ayan nga po ang kasabihang paubaya. Nagpaubaya si Lorna sa kanyang ibinahagi sa ating lahat dahil sa ayaw niyang mayroon pa masasaktan. Kaya mas pinili niyang magpaubaya niya lamang para sa kanyang kapatid at sa kanyang boyfriend na kung saan sa tagal-tagal ng panahon na iningatan nila ng kanilang relasyon ay hindi inaasahan sa kabila ng lahat ay hanggang doon lang matatapos ang kanilang pagsasama. Tatapwat, hindi man natin in-expect na ang mga bagay na makapanira sa ating relasyon ay siguro nga mayroon pang mas nararapat para sa kanilang buhay. Kaya naman maraming salamat sa inyo, Lorna, dahil sa inyong ibinahaging kwento dito sa aking programa DJ Olala. Naway maging maligaya ka sa pinili mong sitwasyon ngayon na maglingkod sa ating buong may kapal. Kaya mas masaya ako dahil sa'yo, dahil nahanap mo na ang tunay na kapayapaan na kung saan ka mas nararapat sa iyong piniling desisyon na maglingkod o magsilbi sa ating buong may kapal. Kaya wala tayong choice kundi sundin natin ang ating mga kagustuhan sa ating sarili na ipadama at ipakita sa lahat kung kaano tayo kahalaga sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kaolala. Ito po muli ang inyong DJ Olala. Nagbibigay at nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagmamahal, DJ Olala.